Paano gumawa ng crispy onion? Una, hiwain ang onion ng ganito. Tapos, lagyan ng asin para maghiwalay-hiwalay. Tapos, flour. Sila ni. Ibuhos ang harina. Tapos, mix. Pag na-mix mo na, pag na-mix mo na, ilagay mo na sa mainit na pinainit na mantika. Ganyan lang ang paggawa ng crispy onion. So, huwag ilahat ate. Huwag mong ilagay lahat ng onion. Ganyan lang siya hanggang maging golden brown. Hanggang maging crispy. Ganyan lang kasimple ang paggawa ng crispy onion. Ang crispy onion. Ayan, crispy onion. Tapos, ito ay 1 cup para sa paggawa natin ng koshari. Ito din. Tomato, 4 pieces of tomato, 3 pieces of green pepper. So, habang nagigisa tayo sa onion, nintay natin maging crispy. Pinapakuluan ang black lentil na nilagyan ng salt and pepper. Pero ito, hindi siya, pag may luluto mo, hindi masyadong luto kasi igigisa mo pa yan sa onion. Ano, onion, garlic. At saka itong hummus. Yan ang 1 cup ng koshari, onion, garlic, long pasta, ito na pasta, short rice. Ito ang mga 1 cup ng paggawa ng koshari. Yan. So, ayan na nga. Ito na siya. Pwede na siya. Hanguin. Tapos na to. Kasi, ganito lang siya ka brown. Kasi pag tinanggal mo na yan sa mantika, magiging ano na siya, crispy. Tapos yung mantika nito, huwag itapon kasi gagamitin mo dito sa pagluluto ng bersamili pasta para sa short rice. Pagkatapos nitong magiging golden brown, ilagay mo na ang short rice. So, ayan. Pag ganito na siya ka-golden brown, lagyan mo ng asin, kunting asin. Katamtaman lang para maging crisp. Tapos, ilagay mo ang short rice. Tapos mo mailagay, haluin para hindi siya magdikit-dikit. Yan lang, haluin. Haluin mo siya ng haluin. Tapos pag nahalo mo na siya, lagay mo na ang hot water. Ganyan lang karami yung tubig. Pagkatapos mong malagay yung hot water, i-mix mo ulit. I-mix mo ulit para ang purpose ng paghalo is para pag maluto na siya, hindi siya dikit-dikit. Yan lang. Tapos takpan. Tapos igisa ulit ang black lentil sa garlic, tapos lagyan ng black pepper. Lagyan siya ng black pepper. Cumin. And salt.
siya hanggang maluto siya. Kasi ito, pinakuluan ko lang, half cook lang siya. So, ginisa siya para maging luto. Yun lang. Tapos yung hummus, pinakuluan. Tapos lagyan siya rin ng cumin, pepper. Hindi ko siya nilagyan marami ng pepper at saka cumin kasi nilagyan ko na siya ng yung black lentil is may ano na, may salt and pepper. Tapos lagyan ulit ng garlic. Ayan lang. Kumulo na. Itong tubig na to na pinakuluan ko ay para sa sauce ng kusyari. Kumulo na. Ilagay ang garlic. Coriander. Ito gamit ko. Coriander powder. Salt, lagyan ng konting salt para magkalasa. Sige. Yan, coriander powder. Saka, ayan lang. Yung sauce ng kusyari. Tapos yung isang sauce is ito. Ito ang isang sauce ng kusyari. Ito yung green pepper, tomato, tapos lagyan ng pepper and salt para malasa. Kung gusto niyo maging maanghang, lagyan niyo siya ng hot sauce. Kung gusto niyo pa na mas lalong maanghang. Yan lang ang sauce natin sa kusyari. Pag ganito na siya, 'di ba, tapos na siyang lutuin, tapos na siyang pakuluan, luto na 'to. I-drain mo yung tubig nito tapos hugasan mo ng cold water para hindi siya ma-overcook at saka dikit-dikit. Yun yung purpose kung bakit huhugasan yung pasta. So, ang pag-prepare ng kusyari is ito. Ilagay mo ang pasta. I-aputi. Ilagay ang pasta. Rice. Lagay mo siya dyan. Katapos mong ilagay ito, ilagay ang black lentil. Sa gilid, ilagay natin yung black lentil. Sa gilid lang. Tapos yung pasta ulit.
some fried onion, and crispy onion. Lagay mo lang siya sa gilid. Mura din na. Yung mukha on sila dahil ihalo talan. Tapos nito. Adili dahil butang ang tubig niya. Ilagay ang humus sa ibabaw. Ayan, nalagay na natin sa ibabaw ang humus bago ilagay ang titira natin hot sauce sa gitna. At dyan tatapos ang ating kushari rice. Diba? Pero lagay natin ito kasi sayang. Kasi sayang yung pasta na natira. Ayan lang. Yan lang mga pangga ang ating kushari na ginawa ko ngayon. Na tinuro ko pala sa isa nating kababayan.